Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong umaga, kapatid ko, hinayaang maging jowa ng anak niya ang anak ko! Inato ang anak ko, hindi niya nagawa ng paraan. Nagagalit para sa anak ko sa akin. Paraan na ginawa yan, kundi manira sa akin, pati ba naman ikaw, sisiraan, kung si Tidora daw ako. Sisters na parehas na palaban, matuldukan kaya ang kanilang alitan. Wala naman silang kruweba. Magpakita ka na hindi totoo mga binibintang sa atin. Sinabi na kasi, ihiwalay na sa'yo, ihiwalay na yung buwisit na yan. Nasa kanya yung babae. Ano kaya gagawin niya sa akin ng mga anak niya lalaki? Harapin natin at pag-usapan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan! Face to Face! So-so-ero, so-so-era! Let's get ready for so-so-era! First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Kamusta po? Hello mga kasawsawan! Good morning mga kapatid! Sigaw ng ating bisita, Consentidora, ang kapatid kong inggitera! Aba naman, paano kasi sinayaang maging jowa ang anak ko at anak niya? Nakuhan! Mabigat na namang issue ito. Sensitibo na naman. Ready na ba kayo? Nakutsang mukhang mapapakunot na naman ang mga noon namin dito. Tama ba ako mga sawsawera? Kaya naman ngayong umagang ito, maging alerto na kayo B1 at B2. Madinding paliwanagan ito. Kasama sila, syempre, si Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, at Father Sonny Merida. Sila po ang ating mahal na trio tagapayo. Kaya naman mga kasawsawan, what are we waiting for? Let's make it a come on, face to face na! Silang hindi magkasundo ng kanyang kapatid na inggitera. Pero lalo raw itong lumaki dahil nga kinukonsinte ng kanyang sister na maging magjowa ang mga anak nila. Parang malabo naman yata ito. Parang paano kukonsintihin? Abay, alamin nga po natin kay Aling Leticia Felipe. Pasok! Please, please! Aling Leticia, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po. Sino po itong kapatid ninyo na tinutukoy po ninyo na parang meron po kayong hindi pagkakaunawaan? Si Maria Teresa Felipe po. Marites. Opo. Sino po ang mas matanda sa inyo? Ako po. Ah, kayo po. Okay. Kailan po nagsimula itong away ninyo na magkapatid? Simula po na ma-discovery ko yung relasyon na na-discovery ko nung birthday ng anak ko, March 5. Okay po.
kilala ko yung closeness nila as cousins. Oho. Siyempre, natural lang bonding. Oho. Iba na kita ko eh. May mali siya. Nag-iismakan. So, ibig sabihin, nakita po ninyo na naghalikan? Nakikita. Okay. Nakita ko talaga. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. At saka, may mali siya talaga. Oho. May akbaya na. So, doon nyo lang nakita Oho. Na medyo parang iba ang inaasta ng magpinsan. Ano po pangalan ng magpinsan? Si Peter po, at saka si Garlet. Okay. Garlet Alberta, si Bebe. Ang babae po ang sa inyo? Opo, sa inyo po ang babae. So, ang sinasabi niyong medyo sweet ay yung lalaki po o pareho sila? Pareho sila eh. E paano pong nangyaring ganun? Tinatanong ko, Bebe, ano yan? Aho. Kami na ni Peter, Mami. Ano? Aho. Sabi ko, Shaki, ano? Lito mo nga. Aho. Sinampal ko, inulit niya. Aho. Sinampal ko siya bigla. Pati si Peter, binagukan ko. Tawagin mo mama mo. Aho. Aba eh, nung dumating ang mama niya, aba, baligtad. Paano pong naging baligtad? Hayaan mo sila. Diyan sila masaya. Yung sabi ng kapatid nyo, ay paano pong nagawang yun ang sabihin ni Aling Marites? Hindi ko alam, Miss Ami. Pero gaano po katotoo na bago po nangyari ang lahat ng kaguluhan na ito, noon na noon pa man din, base po sa research na pag-alaman ko, na may alitan po talaga kayo nitong si Ate Marites. Ano pong naging problema noon? Siguro yung, di ba, maski naman sa nung una pa nang pa yung mga kapatid, may mga ing-inggitan. Oo, may mga merong, natural lang, yung may mga nag-aaway po, opo. Kala ko naman yung ma-outgrow namin yun, o na-outgrow na niya, then sa akin, wala yun, part of growing up. Yes, so... Yung pala, dinala niya hanggang ngayong tumanda kami. Sa na-discover ko yung reaction niya sa sumbong ko, oho. Parang okay lang sa kanya, agrabyado anak ko. Kasi ang nakalyamado, sila. Tinanong po ba ninyo ang anak ninyo kung kailan niya nagsimula yung relasyon nila at kung gaano na kaseryoso, kung malalim ba, ano na, nasaan na sila ng kanilang relasyon nung kanyang pinsan? Ginawa ko talaga yan, Miss Ami. Opo. Inamin naman niya sa akin. Oho. Kasi na talagang meron, there is a relationship po talaga? There had been a relationship since December pa. Oho. So parang ang sinasabi po ninyo ay, nung sinabi nyo kay Aling Marites, tapos ganun yung naging reaction niya, parang lumalabas, okay lang sa kanya? O alam na niya noon pa yung relasyon? Hindi ko lang kung alam kung dati na niyang alam bakit ganun ang reaction niya sa akin. Mm. Sabi ko, test ko nagkataon na si Peter anak ko, anak mo si Bebe ko. Mm. Anong gagawin mo? Okay lang din. Kasi baka naman din, deep inside, nasasaktan po siya, pero hindi lang niya mapagsabihan ng anak niya, kaya parang ang lumalabas, kayo ang binabato niya, at base nga sa research, sinasabi pa na baka daw kasi hindi niyo nadidisiplina si Garlet, kasi syempre nga naman, parang ang sinasabi, baka yung babae ang tumutokso sa lalaki. Maski ganun pa ang mangyari, si Peter ho, mas matandang dihama kay Garlet. Okay. So parang lumalabas, baka inaabuso ni Peter din ang pagka babae at ang pagiging mahina ni Garlet. Oo. Kasi siyempre nag-start siya, 17 pa lang yung anak ko. Ho. Masakit po itong tanong ko, Aling Leticia, pero baka naman po may naging pagkukulang kayo kay Garlet. Hindi ko lang alam kung saan at kung kailan. Pero hindi naman siguro ako nagkulang sa kanya ng pagpapaalala. Oho. Na hindi ka na batang maliit, dapat maging maingat ka na. Si Mama Tess at ako magkapatid. Isang lola nyo, isang lola nyo. So malinaw naman na naipaliwanag sa mga bata. So bakit kaya nagkaganon? Abay kung masama raw po ang loob ng kanyang ate, ay mas matinding galit naman daw ang kanyang nararamdaman. Ang dapat daw kasi sisihin sa isyong ito ay ang anak nga ni Ate Leticia na di umano'y inaakit ang sariling pinsan. Bakit kaya ganon ang kanyang palagay o naging opinyon sa problemang ito? Alamin po natin ang damdamin ni Aling Marites Felipe. Pasok! Bing, bing!
sabi na... Sinungaling yan, sinungaling yan. Na ganun, hayaan na lang ang mga bata. Pabayaan sa anak niya. Paano naging ilang pabaya? Ilang taon na yung anak niya eh. Nung panahon na... Ilang taon pinainom mo yun? Hinahayaan mo mag-iinom? Na bumabarkada, ilang taon yun? Baka ulit, ba't mo? Pinababayaan mo yung anak mo? Pinababayaan mo? Bakit ako ang inaano mo na konsentidora ako? Yung pagkukulang mo, bakit sa akin may pinapasa? Pagkukulang ko ba yung Peter mo, inanong anak ko? Pagkukulang mo yun! Pagkukulang ko? Anak ko ba yung Peter mo? Babayan sa'yo! Pero direct sa tanong, Ate Marites, gaano po katotoo na sinabi niyo raw po na ayaw mo nang maging kapatid? Ay, totoong si sinabi ko, walang kwentang tao yan. Mas mabuti pa, wag na lang kami naging magkapatid. Bakit naman po? Mas mabuti pa yung tao. Dahil ang lagi niyang palabas, matalino siya, maganda siya. Mahal siya ng daddy namin, lahat siya. Ako negative, lahat. Ako dinadown niya. May panahon pa yan na sinabi ko, mabuti pa, masagasaan na lang ako sa labas. Umiyak yan. Umiyak yan. Bakit siya umiyak? Hindi ko nararamdaman yung pagmamahal niya. Simula ng pagkabata namin, hanggang ngayon, puro paninirang nararamdaman ko. Bakit nga ba ganyan ang damdamin ni Ate Marites at bakit ganyan ang sinasabi niya sa kapatid niyang si Aling Leticia? Parang napakarami po ninyong sama ng loob. Aalamin natin yan. Iisa-isahin po natin lahat ng yan. Ate Marites, abangan niyo mga kasawsawan. Magbabalik po ang Face to Face. Kahit magubad yung pinsan mo, pangaralan mo dapat. Ha? Kasi nakakatanda ka eh. Pinsan mo yan eh. Bakit ka ba basok na basok? Naiingit ka ba? Ha? Hindi ako naiingit. Face to Face, dito sa TV5. Natural lamang na ang mga magkakapatid ay nagkakaroon ng awayan, alitan, habang sila ay lumalaki. Pero meron na pong edad kung saan parang dapat ay medyo na-settle na ito, na pag-usapan, Ate Marites, kumbaga natuldukan kahit paano, at hindi na umabot para ganitong edad, ito pa rin po yung bit-bit ninyo, ito pa rin yung sumbata ninyo dahil sa isa't ngayon, isa. Hanggang ngayon, bakit po? Hanggang ngayon, hanggang sa namatay mga magulang namin, sinasabi niya na lamang ako sa atian. Kumbaga kasi, alam niyo po ba yung property na kuha namin dahil sa tatay namin. Okay. Na kinalakayan niya ang tatay niya. Bakit tatay hindi ba niya tatay yun? Hindi mo tatay yun. Tatay ko yun. Una ko pang ginintagin tatay bago mo ginintagin tatay. Isa pa yan sa dinadahilan ko sa'yo. Pagka uwi si daddy nung ginagawa mo, inaagaw mo atensyon. Hindi naalala mo nung sa airport, nag-iiyak ako nung umalis. Ano sabi mo sa akin? Dapat ka lang umiyak kasi hindi ka mahal ni daddy. Tama ba yung sabihin yun mo? Hanggang ngayon ba naman sa anak? Negative ang attitude mo. Hindi ho ba kayo nag-aalala, Aling Marites at Aling Leticia, na ito pong problema ninyo ay umabot na hanggang sa mga anak po ninyo? Na ito na ang nangyayari ngayon. Pareho po kayo may problema doon. Huwag po kayo magagalit sa akin, ha? Base po sa narinig namin mga kwento po ninyo, may pagkukulang po kayo, may pagkukulang din si Ate. Ay, nanay ko babae sa kanya, dapat ay layo niya yung kanya. Kahit ano pa man ang gawin ko dito sa lalaking to, matanda na to eh. Ayun na po eh. Matanda nga po yung sa inyo, so dapat yung matanda po ang gumagabay po sa bata. Walang mawawala sa anak ko! Laki yun, hindi mabubuntis yun. Ang problema sa kanya mabubuntis, kaya dapat bantayan niya yung sa kanya. Aling Marites, Ate Marites, pareho pong talo ang mga bata pag nagkaganon yun. Sa tingin mo kasi ako ang mali. Talaga ikaw? Oo, na granted na. Lagi ka naman panalo pag ako nagbabakumbaba, di ba? Ngayon nakikita mo. Nagbabakumbaba na. Sinabi na siya na ang mali. Nadihado na anak ko. Ano pa ang gusto mo? Hindi mo na ako kontento? Ano pa ang gusto mo? Nadihado na anak ko. Ate Marites. Ano ngayon gusto mong gawin? Pero alam niyo po na noon pa yung relasyon. Alam niyo noon pa yung relasyon, di ba? Nananay ako. Magkapalit tayo ng sitwasyon, iyong babae, akin ang lalaki. Aalagaan ko yun ako ng babae. Hindi nga yun ang punto eh. Hindi yun ang punto kung kanino ang babae o kung kanino ang lalaki. Hindi yun ang punto. Ang problema po ay may
relasyon sila at yun ang dapat tugunan. Pero kayo, busy-busy kayong kakabalik sa nakaraan. Ang ginagawa mo, inaano mo na konsentidora akong ina. Paano ako naging konsentidora? Doktora Camille, paano po ba namin sisimulang ayusin ang problemang ito ng magkapatid? Una-una, Chang, alam mo, napakahirap talaga pag adults na yung sinasabi hanggang ngayon may sibling rivalry pa. Kasi yung mga bagay na yun at mga issues na yun, dapat nare-resolve ba yun? Dahil ang tendency nun, masyado kayong naka-engross dun sa kompetensya, dun sa pag-iiringan nyo, and it comes to a point na napapabayaan nyo ang mga anak nyo. Dahil kasi, kahit nasabihin nyo na nandiyan sila, inaalagaan nyo, ang iisipin nyo pa rin, paano mauungusan yung isa, paano magagawa na paraan na ganito yung gagawin ko. So, ang nangyayari para sa, alam nyo, hindi sila pwedeng maging happy para dun sa magandang nangyayari dun sa isa. Totoo yun, isa. So, ang tendency na nyo, na i-stress out kayo sa sarili nyong kagagawan. Napakahirap nito eh. Dahil, much as gusto namin kayong tulungan, unang-una, ano kayo eh, may mga edad na kayo, napakahirap na may mag-mediate pa dyan. The only way na iisipin nyo, kung marirealize nyo, meron bang nagawang kabutihan ang bawat isa noong mga panahon na bata kayo, doon kayo mag-umpisang magbilang. Kung merong tayong kindness list or i-document natin kung merong mabuting nagawa si Aling Leticia kay Marites at kay Marites kay Leticia, doon tayo mag-umpisa. Kasi puro negative lahat ang hina-harbor nyo. Maraming salamat, Dr. Camille. Alam mo, nalulungkot akong nakikita kayong ganyan. Na umabot kayo sa ganyang edad. Ganyang pa rin yung pinag-aawayan ninyo. Diba nga ho may kasabihan, huwag po kayo magagalit sa akin. Ang hirap nang wala tayong pinagkatandaan. Diba mga kasawsawan, naku bumoto nga muna kayo. Ay nako mga kapatid, eto na, ang may problema talaga ngayong umagang ito ay magkapatid. At nakita na natin ang kanilang mga dahilan, nakita na natin ang mga sinasabi nila kung bakit may sama sila ng loob sa isa't isa. Ang tanong ko ngayon sa inyo, sa problema nitong mga anak nila na nagkaroon ng relasyon, sa tingin nyo, sino kaya ang meron talagang gustong gawing tama? Pula ba o puti? Taas ang mga placards. Go! Malinaw na malinaw dyan sa inyong mga bahay na ang nakataas ay puti. Na parang sinasabi nilang at least kay Nanay Leticia may nakikitang effort na ayusin yung problema doon sa dalawang batang concern. So yan, marahil ang rason kung bakit eto unanimous na puti ang resulta ng ating botohan. Totoo kaya na ang pinsang buo niya ang habol ng habol sa kanya at ang tanong, bakit naman siya pumatol? Ang sabi nga ni Ate Marites, wala namang mawawala sa kanya dahil siya ang lalaki. Narito po, si Peter Rico Felipe. Pasok! Peter, derecha ang tanong. Totoo ba na may relasyon kayo ni Garlet? Nagkaroon ba? Nagkaroon. Paanong nagkaroon ng relasyon? Nag-umpisa lang din po yun nung binibiro ko siya na ligaw nga, tagi na ganun ko. Pero alam niyo naman na magpinsang kayo. Oo, alam po. Okay. Pero parang kahit na biro, hindi siya magandang biro. At ikaw yung mas may edad? Opo. Okay. So dapat ikaw ang nagkagabay sa kanya? So, paano naging ganun? Pero dumating po yung time na hanggang sa nagiinuman kami ng mga tropa ko, sumasama siya. Ang nangyari ko kasi, nung medyo groggy na rin, nung tinanong ko siya ng anak kung ganun ba, kung pumayag siya na, sabi niya okay lang na mag-something-something nga daw. So, ikaw ang nagtanong sa kanya. So, ikaw ang nagsimula, hindi ako. Si Garlet. Dapat ikaw ang may ano. Dapat ikaw ang magdala pangaralan ng isang babae. Nagpakita ng motibo.
Nagpakita ng motibo yung bata. Ang sinasabi ng ating kasausawan dito sa puti, ikaw Papay. Daw ang lalaki, Peter, so ikaw daw ang dapat nagpangaral. Kahit magubad yung pinsan mo, pangaralan mo dapat. Ha? Kasi nakakatanda ka eh, pinsan mo yan eh. Kahit ka magubad sa harap mo. Naiingit ka ba? Kahit, ha? Hindi ako naiingit. Peter, sandali lang, sandali lang. Ang punto kasi dito, Peter, ang sinasabi kasi, ang inaasahan bilang ikaw ang nakakatanda, ikaw dapat ang nagpangaral kay Garlet. Or hindi magbiro na ganon, dapat hindi. Kasi klaro sa'yo eh, kung mag-ano kayo eh, mag-ano ba kayo? Magpinsan. Oh, magpinsan. Mahirap bang unawain yon? Kung anong blood relation meron kayo? Hindi naman. Okay. So bakit kailangan mong yayain siya ng something-something? So ibig sabihin, ikaw ang may problema. Ikaw ang may curiosity. Na nagkataon lang, na tinanong mo siya, at parang umokay lang siya. At saka ilang taon lang yung babae, at ilang taon ka. Doon tayo sa level ng mas matanda ka. So you are expected na mas alam mo dapat. 17 siya, ilang taon ka nun? Ayan, ano? 20 ka nun. 17 ito siya. Yung ito, 20. Oh, kaya nga, so, anong expected sa'yo bilang 20? Kuya ka nga, di ba? Kuya ka, you're supposed to protect her, pinsan ka niya. Ang dami nun, Peter. Bakit nakalimutan mong lahat yun? Dahil sa alak? Dahil sa something-something? So lumalabas, mahal mo ba ang pinsan mo? Minahal ko rin. Ha? Minahal ko pero hindi bilang pinsan. Minahal mo pero hindi bilang patuhin pinsan. Patuhin kita yan. Ang panig naman ng babaeng sinasabing naghahabol ang ating mapapakinggan. Kaya pakaabagan nyo. Dito lang sa... Twelve years old lang po ako nung nagka-crush ko sa kanya. Then, nung 16 years old kami, naging close kami. As tropa, nagiinuman. Inalok ka ba niya? Opo. Nang ano? Facebook sausawa na mga kapatid, Yuro Kobashi. Good morning, siyang Ami. Ang sarap po talagang manood ng face-to-face. Every morning po kaming nanonood ng programa nyo. Pakigreet nyo naman po, siyang, ang mga mababait na taga-subaybay ninyo dito sa Barangay Hadumanan, dito sa Bacolod at sa Princess ko na sumasayaw habang kinakanta ang face-to-face song. Sana po ay madalaw nyo rin kami dito sa Bacolod. Garlet, hindi bilang pinsan, kundi parang minahal bilang girlfriend. Ganun ba yun, Peter? Dati po. Pero simula nung nangyari so, na nga may naging something-something, parang malinaw na may relasyon kayo, boyfriend-girlfriend, ganun? Opo. Ilang buwan yun? Bali, nung December po nag-start yun. Okay. Nag-end po nitong birthday niya. Hanggang itong March. So officially kayo, walang naging ligawan, walang Apo. Date, Apo. Pero kayo. Okay. Natapos nitong March. So nung na-discovery lang ni Aling Leticia, doon lang nahinto. Ako na rin po yung nagsabi na parang nalaman ko na rin lahat na sobrang mali rin na gano'n. Kahit sana kung makakausap natin dito si Bebe mamaya, siya na rin mismo papatunay na ako ang nakipag-ibig. Okay. Gusto kong malaman, Peter, anong damdamin mo dito sa napakatagal ng issue at awayan ng mama mo at ng tita mo? Kumbaga dati, nung wala pa kami nun ni Bebe nun, okay, in good terms naman po kami niya ng tita ko. Tapos, hindi, anong pakiramdam mo nun tuwing kukwento ng mama mo na anong ganito nagagalit? Sila noon, ni Tita Leticia mo? Nagagalit ako. Nagagalit ka? Okay. Naku, eh, Attorney Acosta,
paano ba natin pwedeng tulungan itong magkapatid na ito sa kanilang problema dahil bukod sa problema nila sa kanilang nakaraan na napakalalim na ng galit at sugat, ay ito ang problema pa sa kanilang mga anak. Paano ho kaya? Ang siguro po dun sa puntong legal na ating maaring maipayo dito sa magkapatid upang sa ganon eh marunong silang kumilala sa isa't isa, no? Bilang magkapatid. Siguro may sakripisyo natin yung maaring malabag na batas. Itong kanyang anak, itong anak mo. Ha? Alam mo, nung nagkukwento itong anak mo, sinijuice niya itong pinsan niya eh. Take note ha. Sinabi niya, 17 years old pa lang yung ano. At nagkaroon sila. I-research nyo yung Republic Act 7610. Yung Special Protection of Children Against Child Abuse and Other Sexual Exploitation. Nakalagay po yan na kapag ang isang minor di edad na bata na sexually exploited, ano, ng sino mang tao, kay lalaki man yan o babae, kapag napatunayan yon, ang penalty ng nakagawa ron, reclusion perpetua. Ano po yung reclusion perpetua? Pagka bilanggo, ha, na mula 20 years and 1 day hanggang 40 years. Palibasa ito, special law, at ito ay para maiwasan na nga na ma-exploit ang mga bata. Sino ang pwedeng magdemanda rito? Hindi lang yung mismong batang na sexually exploited or yung sexually exploited na child. Yung mga magulang niyan, ang estado pwede pong mag-file diyan. Sa ngayon, kung mapapatunayan yon, itong kapatid mong ito pwedeng mag-file ng kaso laban sa anak mo. Pero attorney, ang sinasabi naman ni Ate Marites, lalaki ang kanya. Walang mawawala. Tama po yun. Marahil walang mawawala. Pero... Subalit maaaring mawala si Peter sa piling mo. Maraming salamat, Attorney Acosta. At yun nga po, yung paulit-ulit naming sinasabi, Ate Marites, na abalang-abala po kayo sa kakabalik-babalik sa nakaraan. Pero nandito po tayo ngayon sa present. Ito ang problemang dapat ninyong harapin. Ang problemang pwedeng kaharapin ng anak po ninyo sa ginawa niya na kung akala po ninyo ay pwede lang nating sabihin na hayaan natin o bahala na, pwede pong makulong si Peter at ayaw po nating mangyari yun. Alam daw niya na magpinsang buo sila ni Peter, pero noon pa man, mukhang ang sabi niya, crush niya daw talaga ang lalaking ito. At hanggang ngayon, mahal pa rin niya ang kanyang pinsan. Bakit kaya nagkaganon? Narito, si Garlet Alberta Genito. Pasok! Garlet, alam mo na magpinsan kayo. Opo. Ikaw daw ang nangaakit, ikaw daw ang humabol. Crush mo siya. Opo. Hindi ba malinaw sa'yo? Sinabi naman ng mama mo na magpinsan kayo. Oh. Malinaw naman po sa akin, kaya 12 years old lang po ako noon, nung nagka-crush ako sa kanya. Then, nung 16 years old kami, naging close kami as tropa, nagiinuman. Inalok ka ba niya? Opo. Nang ano? Nagiinom po kasi kami noon. Ilang taong ka noon na nagiinom, ineng? 17 na po noon. Okay. So, ayun po.
nagiinom po kami. Ayun na po, nangyari na po. Inakit mo si Peter o ikaw ang inalok niya? Parehas lang po kami. Gano'ng katotoo na pag nagkakaroon ng girlfriend si Peter, nagagalit ka? Na-insecure lang po ako. Pero malinaw sa'yo, Garlet, na magpinsan kayo at hindi kayo pwedeng magkarelasyon. Opo. Hindi kaya parang naguguluhan lang si Garlet sa nagiging pangyayari dahil nga sa parang nagsimula crush, tapos biglang may naging nangyari na hindi ko alam. Kasi Chang, parang ang nangyari, Peter, aware ka na crush ka nung pinsan mo eh. At dahil aware ka, nakita mo yung opportunity eh, na may mangyari eh. You took advantage of it. So gano'ng katotoo, Garlet, na sinabi mo na mas okay na na mapunta ka sa pinsan mo kaysa sa iba? Totoo po. Kasi gano'n ako totoo. Bakit mo nasabi yun? Hindi ko na rin po alam. Siguro... O baka lang kasi wala ka pang nakikilalang ibang lalaki? Kasi bata pa nga siya. Di kaya nagkaroon lang ng ibang interpretasyon si Garlet doon sa closeness na yon at inakala niya na may relasyon talaga. Pero ang nakakagulat, may iba kang girlfriend, di ba? Sino kaya yon? Alamin natin yan sa pagbabalik po ng Face to Face. Kapal ang mukha mo, dalawa na anak mo. Mas makapal ang mukha mo. Dalawa anak mo, may short ang anak ko. Oh, bakit talagang karapat na magmahal ang dalawa anak? Wala naman ko asawa. Miss Amy Perez would like to thank the following. Dr. Steve Martin of GAOC Dental Clinic. Salon de Manila. Watercolors Makeup. Gloss Nails. Just Cavelli Eyewear. Dr. Manny and Pai Kalayan. Wade. Hans Mortel would like to thank the following. Dr. Ariel Recto Dabalus, Necessity Hand, Foot and Body Spa, a necessity for your body and soul. Face to Face would like to thank the following. AXN Time and Sports Shades, F101, Wear Your Needs, Home Appliances by Minami, Galing ng Quality, Lucida DS. Thank you, Lucida. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Prime Rocks Bleach. Ang bleach na di masangsang. Mabisa na, mura pa. Gawang Pinoy. Metropolis Suites. Your urban getaway in Davao. Harold's Hotel. Kasausawan ay umamin si Garlet na parehas nilang ginusto ni Peter ang nangyari. Kano ka totoo, Garlet, na nung nalaman ng nanay mo ang relasyon ninyo ni Peter, sinagot-sagot mo ang nanay mo? Opo. Bakit? Pinaglaban ko lang po. Sa palagay mo ba, karapat-dapat na ipaglaban mo yung pagmamahal mo o yung pagmamahalan nyo ni Peter? Hindi po. Kaya nga po namin tinigil na eh. Sino ang nagsabi sa'yo na itigil? Dalawa po kami. Dalawa kayo ni Peter? Nag-usapan namin. Anong pinag-usapan ninyo? Na tama na, itigil na namin. Lalo lumaki lang gulo ng pamilya namin. Pero alam mo rin ba na merong girlfriend si Peter? Nalaman ko na lang po. Kailan mo nalaman? Ito lang po. Siya raw po ang magpapatunay na babaero kasi nga, pasaway, na anak si Peter, pero kinukonsinti naman daw talaga ni Aling Marites. Narito po, si Maria Fe de Jesus. Pasok! Isa ka, lumayas
ka? Ano, layas? Pinapanayas. Wala kang karapat naman pala sa akin. Nababayad ako sa iyo ng tama, no? Ah, saan bayad mo? Ah, saan bayad mo? Binibigay ko sa anak mo. Sandali lang. Ano po? Oh, bakit? Sandali lang. Totoo naman. Ano ka sa buhay ni Ate Marites at Peter? Borders po. Oh. So doon ka nakatira sa kanila? Oh, doon. Bakit mo nasabing pasaway si Peter at babaero? Eh, babaero naman talaga yan, ma'am eh. Kasi shota pala niya, shota pa niya ako. O paano yan? Ikaw shota. Tapos siya nga, yung ina niya konsintidora. Ikaw shota ka na anak ko? Kapal ang mukha mo, dalawa na anak mo. Oh, mas makapal ang mukha mo. Dalawa anak mo, may shota mo anak ko. Oh, bakit ka naman karapat na magmahal ang dalawang anak? Wala naman akong asawa. Oh, dadagdag diba? Ka pa ng anak. Oh. Papalaki ka. Eh, ikaw nga, yung anak mo, iba-ibang Peter, iba-ibang girlfriend mo ba si Maria Fe? Wala kang pakialam doon. Naging girlfriend po siya nung minsan ko po siya siningil sa upa. Mamatay ka. Naging girlfriend mo siya. Nung minsan ko siningil sa upa. Kasi, naningil po ako. Pagkabigay niya po sa akin ng bahay, alika, pasok ka. Eh, dinag-something po kami. Di ba? Naging girlfriend. Bakit gusto naman namin dalawa, ah? Ginusto mo. May pero hanggang ngayon, kayo pa rin ni Peter. Siya lang ang nakakaalam na sila. Siya lang may gusto. Oo, kami pa. O bakit? Papasok ba sa anak mo kung walang pakiramdam sa akin? Papasok ba sa bahay ko, sa kwarto ko kung wala siyang pakiramdam sa akin? O ano? Ikaw? Mabibigay ka ba kung wala rin pakiramdam yan? Gusto mo. Nagugulat ako sa mga bagay na naririnig ko. Alam po ninyo, nais ng F2F na mabigyan po ng liwanag ang pananaw at saloobin po ng ating mga bisita. Kaya po, oras na upang bigyan po silang lahat ng heart-to-heart talk kasama ang ating pong trio tagapayo. Ba't sinabing ganun ng tita mo? Bata ka pala, umiinom ka na. Ilan taong ka umiinom mo? 9. Bakit ka umiinom ng 9 years old? Dahil na lang din po sa barkada. Alam niyo, iniisip ko yung pangyayari nito. Itong mga batang ito, may itinuturo sa inyo itong magkapatid, sa inyong magkapatid din. Ang itinuturo nito para sa akin, mensahe sa inyong dalawa ito. Dalangin pa rin po namin na magkaroon ng magandang resulta. Ito pong ginawa niyong paglabas sa aming programa at napag-usapan ng problemang ito. Yun po talaga ang gusto namin. Sana po kahit paano ay makatulong po kami sa inyo, Aling Marites at Aling Leticia. Kaya naman po, bago lang tayo magtapos, may mensahe po akong nais na sabihin sa inyo ang ating trio tagapayo. Unahin ko po si Attorney Ben. Okay, Aling Marites, alam niyo po, Aling Marites, iniwan ko sa inyo yung kasabihan kaninang ng mga matatanda, ano? Sa kabayo, ang alin? Hataw, suparit, sa kalabaw ang latay. Tinanong kita kung mahal mo ang anak mo, sabi mo, oh, at gagawin mo ang lahat upang protektahan ang iyong anak. Tama lang yon. Na kung yon ang ginagawa mo sa anak mo, ganun din ang ginagawa ng kapatid mo sa kanyang anak. So ikaw ngayon ang magdidesisyon, pananatilihin mo ba yung bigat na dinadala mo sa pamamagitan ng mga alaala mapapait na naranasan mo sa iyong kapatid, o ngayon ay pakakawalan mo na alang-alang sa ikagaganda ng buhay mo, buhay ninyong magkapatid at ng iyong anak. Yun lamang. Alam niyo, Aling Marites, nasa edad po kayo na ang isang tao na tumatanda na nasa 40 up, napakadaling mag-isip na ayusin ang buhay niya. So, paano aayusin ang buhay niya? Gumawa ng mabuti. Ano ang gagawing mabuti? Makipagbati sa kapatid. Dahil pag nakipagbati kayo sa mga kapatid nyo, lalo na iisa lang kapatid nyo, wala po lahat yung problemang yan. So, sana isipin nyo na pagdating ng panahon, iisa lang matatakbuhan nyo eh. Magkasakit kayo? Paano kung wala na si Peter? Sino ang tatakbuhan mo? Ate, tulungan mo ko.
Siya lang po ang matatakbuhan yun. Lalo pat, siya'y medtech, marami po siyang alam na medical. So, kondisyon, makakatulong po siya. Sana maintindihan niyo po yun, Aling Marites. Yun lang po. Napansin po namin, Aling Marites, na punong-puno ka ng hinalakit, punong-puno ka ng galit sa iyong kapatid, at nakaligtaan mo at hindi mo natutukan ang problema sa kasalukuyan. Ba, iminungkahin ng ating Panginoon sa banal na kasulatan na sa ating paglalakbay sa lupang ibabaw o panggampanan ng ating misyon, kinakailangan po na wala tayong daladalang bagahe na magiging pabigat sa ating buhay. Kaya ang pinakamahalaga po, ibaba po natin the burdens of your life. Itapon po ang mga hinalakit, galit at puot. Sana naman, Peter, tulungan mo yung nanay mo at ang iyong pinsan. At huwag nang tuloy-tuloy dahil magiging pabigat ito at babayaran nyo sa huling araw ang excess baggage na ito. Salamat po. Maraming salamat sa ating pong trio tagapayo. Alam po ninyo, Ate Marites, kami po talaga'y naniniwala, gaya nga ng sinabi ni Doktora, na mabait po kayo. Mapagmahal din po kayo. Pero ang nakakalungkot nga lang po ay noong mga panahong iyon, mas pinili po ninyong mangibabaw yung galit. Ayaw niyo po bang palayain yon? Ayaw niyo po bang mawala yon? Ayaw niyo po bang makalimutan na ang lahat ng yon? Gusto po ninyo. Kasi ikaw lang, Ate Marites, ang magpapalaya sa sarili mo. With all that pain, with all that anger, ikaw ang magdidesisyon nun, gaya nga po ng sinabi ni attorney. Kami nandito lamang po para gumabay, magbigay ng tulong, at the end, kayo pa rin po ang magdidesisyon. So ano po ang desisyon ninyo, Ate Marites? Gusto ko marilis. Marilis ang galit ko. Marilis ang sama na loob ko. Tagal na, matagal. Ang bigat eh. Gusto ko marilis, bakit hindi? Magkakasakit ako niyan pag hindi ko marilis yan. Hindi, konting suntot lang nito. Pak, naalala ko lahat eh. Aha. So siguro ang isang pakiusap lang natin ngayon kay Ate Leticia, hayaan po natin si Ate Marites masabihin lahat ito. Pero ipangako mo sa akin, Ate Marites, na pagkatapos mo sabihin ito lahat ngayon, hindi mo na babanggitin ulit, hindi na mapag-uusapan. Ito na yung moment kung saan lahat ito pakakawalan mo. Pwede kang tumayo, Ate Leticia. Magharap kayong magkapatid. Makinig ka lang. Yun lang ang pakiusap namin. Sige po, Aling Marites, kung yan po ang makakatulong sa inyo. Alam mo na lahat. Alam mo, napakabigat. Ang bigat ng dinadala ko, hindi madali. Kasi konting sundot lang na magkasala ka sa akin, bumabalik. Isa lang naman eh, hindi tayo dapat nagsisiraan. Mahalin natin ang isa't isa. Yun lang. At yun lang ang hinihiling ko sa'yo. Kaya, kasi ting nagpapatawad ako, kaya lang hindi ako nakakapag-forgive eh. Bakit? Kasi gumagawa ka ulit eh. Tuwing nasusundot mo, naalala ko yung lahat. Kaya, yun lang hinihiling ko sa'yo. Tigilan na natin. Tama na. Diba? Tumatanda na tayo. Yun lang ang hinanakit ko sa'yo. Patawarin mo. Pinapatawad kita. Gaya na, humingi akong tawad. Kakamali ko na sa'yo simula noon. Di mo ko naintindihan. Sorry. Sana nga po talaga, Ate Marites, ay na-release nyo na lahat. I pray. At yun po ang pagdadasal namin. Thank you. Thank you. At para po dito sa problema ni Peter at ni Garlet, Peter, alam mo na ikaw ang mas nakakatanda. Alam mo kung anong pinagdaanan ni Garlet,
alam mo kung anong naging problema niya. May gusto ko mang sabihin kay Garlet. Bae, kung patawarin mo ako, yun lang. Sorry, nagkamali ako. Pinapatawad lang kita. Yun lang. So sana talaga, Peter, mula sa mga sinabi ng trio, nakinig ka, at sana magamit mo yon para sa ikagaganda ng buhay mo. Yan naman ang hangat namin lang. Salamat sa ating pong mga bisita. Maraming salamat sa inyo. Amin na tayo, mga kapatid, mga ka-face to face. Maraming aral na naman tayong natutunan. Mahirap at isang malaking responsibilidad ang pagiging magulang. Hindi po biro kung paano palakihin ng maayos ang isang anak. Ang ating supling ay parang mga punla kung saan tayo ang magtatanim, magdidilig at magpapalaki upang sila'y mamunga ng masagana. Subalit kung sa kanilang pagyabong ay hindi natin sila nabantayan at puro galit ang ipinakita natin sa kanila, tsak naaani tayo ng maasim, bubot at kakaunti ang bunga. Isang punto rin po sa issue ay ang kaalaman po ng lahat na ang pag-ibig ay meron ding limitasyon. Malin po natin ang ating kaanak bilang kaanak at hindi bilang isang karelasyon. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, kung may gusto tayong ipamana sa ating mga anak, yun po sana ay hindi sama ng loob at away. Maraming salamat, mga kapatid, sa araw-araw na pagmamahal nyo sa amin na talaga namang hindi kayo bumibitaw. Salamat din syempre pa sa aking co-host na si Hans Martel. Dance Squad, salamat! Kay B1 at kay B2. At salamat din sa ating trio tagapayo, ang ating mga sawsawera at sawsawera, at ang mga bisita natin pong nagbahagi ng kanilang kwento at nagtiwala po sa ating programa. Ako po muli, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang Ami, na laging nagpapaalala po na ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Biyernes. Puro ulim. Ay, mabuta ka. Ah, luma. Dahil sa ipinatagong kaldero, kaibigan nag-eskandalo. Kababakan ito, pinalabas niya, hinakaw ko ang mga gamit niya. Palakot niya sa akin, isa samurai niya ako, bibiligan niya ako ng lid. Hindi lang daw kasi kaldero ang babawiin, may ibang gamit din. Katapos mo bang akin ang gamit? Ako ang babalik na rin mo! Face to Face, ngayong Biyernes, 10:30 a.m. dito.